let me share to you a word of encouragement. A word of encouragement tonight para po sa atin. This word has been an encouragement to me and gusto ko po na i-share po sa inyo to. Tonight, every time po, every year po, humihingi ako kay Lord ng word. Humingi po ako ng word kay Lord. One word na mapapanghawakan ko for the whole year. Last year, ang word po sa akin ni Lord is acceptance. Parang ang ganda po niya, ang ganda niya pong pakinggan, tama po. Pero ang sakit pala nung salita na yun. But you know what? It's freeing. Sabi ko nga, it's painful, but it's freeing. And this year po, yung word na binigay sa akin ni Lord is rest. Sabihin niyo nga po, rest. And kung nandyan po kayo sa Facebook Live ngayon, type niyo po sa comment, rest. Rest. The word of the Lord came from the book of Matthew chapter 11, verse 28 to 39, where it says, "Come unto me, all those you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Learn from me. Learn from me, and I will give rest to your soul." Ito pong year na to, naalala ko na ito nga ang binigay sa akin, rest. Parang ang sarap, ano po? Wow, rest, relaxing. But you know what? Life is full of surprises. It's full of challenges. Or sabihin po natin that life is full of challenging surprises. Ano po? Here comes January 2021. Naaalala ko po, I was so brokenhearted that month. Kakapasok lang ng taon. Grabe, sobrang brokenhearted ko. Wasak! Gutay-gutay! Gutay-gutay! Wasak talaga! Ano po? To the point that I got really angry. Galit na galit ako. Alam ko po, sabihin niyo, ay, bawal magalit. Pero totoo po, naamin ko po sa inyo na nagalit po talaga ako that time. Hindi naman kay God, pero dun sa sitwasyon, kung nasaan ako na paulit-ulit na lang ba ako na masasaktan? Paulit-ulit na lang ba ako na mabobroken? Nakaka-relate ba kayo? Paulit-ulit na lang ba? Nakakapagod na? Kailan ba matatapos to? Yun yung mga tanong ko. At nasabi ko na, nakakapagod na. Pagod na pagod na. January pa lang, rest. Nasaan yung rest ko? Wala. Walang pahinga. Ang sakit. Nasaktan ako. So tuloy po natin. To those who know you me, to those who know me so well, to those of you who know me so well, alam ko po ganito din yung sasabihin niyo sa akin. Ako yung tao na pag may idea that excites me, hindi pwedeng hindi sisimulan. Pag may sinimulan, hindi pwedeng hindi tatapusin. Ganun po ako. Hindi po ako marunong tumanggi, especially po dun sa mga special sa akin, dun sa mga mahal ko. Binibigay ko po lahat. Kahit ako na yung maubusan. Maubusan ako physically, financially, even emotionally. Gagawin ko lahat, papasukin ko lahat para makapagbigay. Some of you would say, marami na din nagsabi nito po sa akin that para akong superwoman. May nagsabi na din po sa akin na parang ang si Rosanna Roses, ang babae mo walang pahinga. Alam niyo po, I value everything I do and do my best in everything that I do. Especially po, pagdating sa ministry, pagdating sa Kingdom of God. So February, March, April,
trabaho ko, gawa ko lahat. Until boom, nag-breakdown ako. I suffered burnout. Burnout po, akala ko nga po, I am suffering depression. Kasi if yung ilan po sa inyo alam, I was diagnosed with mixed depression and anxiety. Pero hindi siya, burnout siya. And having burnout, ibig sabihin, you lost focus. So I really messed up. Ang dami kong ang kalat ng buhay ko. Ang kalat ko sa office na kinausap na ako ng boss ko na I was really so messed up. Financially, nawalan ako ng direksyon financially. Ang daming bills, tambak-tambak yung bills hanggang sa nakikita ko na lang yung sarili ko na palubog ng palubog, na paubos na ng paubos. And God confronted me in this verse, Jonah chapter 2 verse 8. Sabi po doon, those who worship worthless idols have abandoned their loyalty to you. Those who worship idols have abandoned their loyalty to the Lord. And nakita ko po yung sarili ko. Idols, hindi lang po siya yung statue, hindi lang yung mga rebulto, hindi lang yung image, ano po, kundi it is something that is taking the place of God in your life, in our lives. And as for me po, yung source of security, yung value po, source of love, mukhang hindi na si God. Akala ko si God pa rin, pero mukhang hindi na. Why? Because source of security, grabe, sobra kong makaka-relate yung mga breadwinner kid dito na tipong may trabaho ka, tas may sideline ka, racket ka pa dyan. Ginawa ko po lahat yun. I look for my value sa mga tao na i-appreciate ako, na mahalin ako pabalik. Doon ko hinanap yun. But hindi naman ito yung source. Ano po? I juggled everything in my hands. I played God in my life. Na yung role ni Lord, dapat sa buhay ko, nakuha ko pala. Nakalimutan ko that God is in control. That God is the ultimate source. That He is the Jehovah Jireh, the God who provides. Nakalimutan ko that God loves me. That He cares for me. He loves me. Sa ibang translation po ng Jonah chapter 2 verse 8, sabi po dun, have abandoned their loyalty to you. Yung iba pong translation, turn away from God's love. Nakalimutan ko na mahal nga pala ako ng Diyos. That He cares for me. Sa 1 Peter 5 verse 7, ano pong sabi dun, cast all your anxiety to God because He cares for you. In Matthew chapter 11, verse 28 nga po, to 29, sabi, come, and I will give you rest. Nung naalala ko po lahat ng to, that's when I surrender. Sabi po ng isang book, entitled Art of Rest, Faith to Hit Pause in a World That Never Stops. Sabi po dun, by forgetting to stop, we forget God. Yung restlessness po natin, yung sabi po doon, the refusal to lay down our work so we can open our arms to God. Ibig sabihin po, yung pagiging busy po natin sa paggawa ng mga bagay dito sa mundo, work is good. Achieving your dreams isn't bad. Pero kung hindi tayo dumedepende sa source, mauubos po tayo, mapapagod po tayo. And sabi po doon, this robs God of His glory. Kaya nga sabi ko po kanina,
I played God in my life. Nawawalan po ng significance si God sa buhay natin when we refuse to rest. And God is inviting us tonight. Sabi nga po, from my breakings, sa mga breakdown ko, my breakthrough happened. Naalala niyo po, January, galit na galit ako. I was able to forgive and to let go. And sabi nga, acceptance, tanggapin na lang. I was slowly coping back to work. I learned to say no. Na dati, yung mga sinabi ko po sa inyo kanina, pwede pong magagandang qualities yun. Pero, akala ko, I was doing the right thing. Pero, sabi ni Lord, come unto me, and I will give you rest. I learned to say no, and mostly, I embraced the art of rest. And God is speaking to you today. To those who are tired, to those who are restless, hurting, God is inviting you to come. Come to Him because only Him and only in God we will find true rest. Sa Kanya lang po tayo makakapagpahinga talaga. Hindi yung rest na nakukuha natin sa tulog. But sabi sa Matthew 11:29, I will give a rest to your soul. Hindi lang tayo papahingin physically, but He will give rest to our soul. So tonight, let's continue to worship the Lord. Let's continue to give our highest worship, our highest praise. Marami po sa atin ngayon napapagod na, nahihirapan. Maraming opportunities nagsasimula nag-pandemic. Kabi-kabila tayo mahanap ng trabaho and tatrabaho tayo, pagod na tayo. Pero parang walang mangyayari sa buhay natin. Ginagawa natin lahat for the kingdom of God, sa ministry, busy tayo sa ministry. Pero baka nakalimutan natin our first love. Now God is inviting you to come because true rest can only be found in His presence.
tired right now, those who are hurting, Lord, let your healing hands be upon them, oh God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige, taas mo kamay mo kung nakikirapan ka right now, napapagod ka, and you want rest for your soul. Come on, receive the healing from God. Receive the rest for your soul right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Lord, salamat sapagkat alam namin, Lord God, na may ginawa ka sa amin sa gabi na ito, Lord Jesus. Thank you, Father God. Seal everything na nangyari tonight with your holy blood, Lord God. As we give you back all the highest praises, all the highest honor and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.